carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang libro ni Mateo sa Kapitulo 7. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ang kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutok-tok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit topa. Datapat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.
Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan ay bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuturoang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Chapter 8. At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang kitungin at siya'y sinamba na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako." At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patutuo sa kanila." At pagpasok niya sa Kapernaum ay lumapit sa kanya ang isang sinturyon na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, "Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan." At sinabi niya sa kanya, "Paruroon ako at siya'y aking pagagalingin." At sumagot ang sinturyon at sinabi, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal. At sinabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa." At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaak at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa sinturyon, "Humayo ka ng iyong lakad. At ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari." At gumaling ang kanyang alila sa oras ding iyon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat. At siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. At nang kinahapunan, ay dinala nila sa kanya ang maraming inalihan ng demonyo. At pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman."
Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao, sa palibot niya ay ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya ay nagsabi, "Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga zura at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay." At pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat na anupat inaapawan ang daong ng mga alon. Datapot siya'y natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, "Panginoon, iligtas mo kami, kami mga mamatay." At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya?" Nang magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, "Anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya?" At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na anupat sinumay walang makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw na nangagsasabi, "Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan?" Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsipanginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, "Kung kami pala layasin mo, ay paparuunin mo kami sa kawan ng mga baboy." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparoon kayo." At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus at pagkakita nila sa kanya ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan.